Hello sa inyong lahat, mga fitizens, mga people, mga madlang tao. Nandito naman po kayo sa aking channel and marami salamat po at nandito ka na naman at manonood ng aking video. And para sa ating vlog for today, kamusta na ba ang journey ko bilang isang YouTuber o isang vlogger sa YouTube? So, yan po ang malalaman natin for today. And also, malalaman nyo din ano ba ang ginawa ko para makuha ko ang watch hour ni Lolo, ang watch hour ng YouTube na requirement niya to monetize, and also the subscriber na 1,000 to monetize, paano ko ba ito nakuha? Okay, so dyan lang kayo kung gusto nyo malaman kung paano. So stay put lang kayo, tapusin nyo ang video na ito. Okay, so I'll be back! Welcome back to my channel. Please sit back and relax and enjoy the video in 3, 2, 1. What's up, what's up? Nandito na naman po kayo sa akin channel. And ayun nga, so ang pag-uusapan natin today, without any further ado, paano ko ba nakuha yung maraming watch hours? And also, paano ba ako nakakuha ng 400 subscriber in just a span of hours? Siguro mga 5 hours lang. So, ayun nga, nakuha ko tong mga to, mga fitizen, unexpectedly. And kasi ibanggitin ko na kung kanino ko nakuha yung idea na yun, kasi sobrang hesitant talaga ako na gawin ito noon, kasi nga gusto ko yung, kasi ang pananaw ko talaga noon is sarili ko dapat yung video. Kumbaga, hindi dapat ako kukopya sa mga hindi naman sa akin, parang ganon. But kinausap ko ang taong ito na walang iba kundi si Ate Simply Phil Cantuyes. So, nanggaling kasi sa kanya, meron siyang isang video ng kadena ng ginto, ginawa niyang slideshow na umabot siya ng more than, nung last check ko, parang nasa 15,000 or more ata na siya. So, nung nag-usap kami, nasa 11,000 yun. So, sabi ko, Ate, gayahin ko yung ginawa mo. Sabi ko ganun sa kanya. And that night, nanood talaga, that night, ang ginawa ko is parang nag-ano lang ako na kung buhay ba si Robert. Kasi nga, may nagpapadala kay Rumi na ganyan-ganyan. So, unexpectedly, nakakuha ako ng nasa 2,000 plus na views about it. Then, kinabukasan, nag-post ulit ako and nakakuha ako ng 2,000 plus ulit. On my third day, nagumawa na ka din ng kinto, which is yung episode highlights nila on that day. So, pinanood ko talaga siya. Umabot siya ngayon ng 99,000 na views. So, on that third video of ka din ng ginto, guys, nagawa ko siya or na-post ko siya around 6 PM Philippine time. Tapos, since gabi work ko, kaya natulog muna ako. So, pagkagising ko around 9:30 in the evening, na sobrang nagulat ako kasi umabot na siya ng 60,000 views. Literal, sabi ko, what? Napagano'n talaga ako, mga fitness. Kasi, hindi ko talaga siya in-expect, kasi ang in-expect ko nga lang is katulad lang kay Ate Simply na aabot lang ng 10,000, ng 11,000. And suddenly, itong video na ginawa ko is umabot ng ganong kataas. And also, that night, last week lang to eh, episode 241. Eh, episode ano pa lang tayo kahapon? 245. So, last week lang talaga to, guys. In a span of few hours, from 6 PM to 1 in the midnight, in the midnight, 1 in the early morning, nakuha ko na ang 1,000 subscribers. At hindi ko alam saan nang galing ang mga yon. So, literally, wala talaga akong idea. Though, nung nagpunta ako sa mga comments, nakita ko naman yung mga nag-comments ng mga katulad nating mga small YouTuber at binalikan ko naman sila. Pero, hindi ganun kadami kasi before ako nagka-den ng ginto, ang aking subscriber lamang ay nasa 600 plus. Iaano ko dito, ipopost ko dito yung before ako nagka-den ng ginto na subscriber, okay? Teng! O, nakita niyo, diba?
It is just 600 plus, mga kaibigan, mga fritizen. And suddenly, I got a lot of viewers and also nag-ano sila kaagad, nagsasubscribe. And kahapon ba yun? And I'll check kahapon, mga ano talaga sila, organic na subscriber, kasi wala, zero subscriber sila. If you check their profile, wala talaga sila mga videos. So doon, so right now may mga videos ako na Kadena Ginto na nagtatrending din. Sobrang sobrang thankful talaga ako. Hindi ko ito magagawa kung walang mga tulong ng ibang small YouTubers na kagaya ko na sumusuporta, kumakausap, at nagbibigay talaga ng lakas na huwag tumigil, go lang ng go. And para sa mga iba na nagsasabi na what we are doing is not originality, I bet to disagree to that. Because yung screenshot, yes, it is not coming from us. Kinuha lang namin yun sa video or sa mismong Kadenang Ginto. However, nag-effort ko talaga kami na panoorin ang Kadenang Ginto para alam namin kung ano ang ilalagay namin doon sa slideshow namin. So if you are going to watch my Kadenang Ginto videos, makikita niyo doon na may nilalagay talaga ako mga caption na highlights talaga ng Kadenang Ginto, and I have to watch it before ko magawa yun, kasi mahirap po manghula kung ano ang nangyayari sa Kadenang Ginto. Okay? So, sa mga kagaya ko na, pero ngayon guys, hindi pa naman ako under review, pero if you're, I am kayo dito, ipapakita ko dito kung ilan na yung watch hours ko, and if kinumpute ko yan, lampas-lampas na siya sa 4,000, nasa 4,600 watch hours na siya. So, we are hoping, and praying ako na ibigay ni Lolo yan sa akin, kasi nasa 4-5 pa din, ay nasa 3-5 pa din yung watch hours ko. If to check ko siya sa monetization, hindi pa talaga ako for review. But hoping this week, sana talaga na mara-review na ako for monetization. So, ayun guys, kapag ikaw ay kagaya ko na small YouTuber, do not hesitate na gumawa ng mga ganyan, yung mga trending talaga, pero make it na original mo. Kasi ako sa limang Kadenang Ginto na nagawa ko guys, wala po ako na receive na kahit anong CPR or copyright. Okay? Bakit? Siguro, feeling ko kasi, screenshot lang naman yon. Kumbaga, anyone can see that, and kahit sino, it is a public ano naman eh. Hindi ko naman pinost yung buong video. Wala akong pinost na buong video, kundi mga screenshots lang. And nag-effort talaga ako na maglagay ng mga captions kung ano ba ang picture na yon at ano ba talaga ang nangyayari sa episode na yon. And I am so, so grateful to them talaga. So grateful talaga ako sa Kadenang Ginto. Kung wala Kadenang Ginto, hindi ako magkakaroon ng ganito kadaming subscribers as of the moment, and also ng ganito kalaki ng watch hours na hindi ko marating talaga ganito sa YouTube journey ko. So, naging tool na matulungan talaga yung YouTube journey ko na mapadali talaga. And maraming salamat po sa mga fritizens ko, sa mga loyal fritizens ko, sa mga organic fritizens ko na nandiyan palagi at pinapanood ang aking video kahit medyo malalaki na yung iba dyan, pero pinapanood nyo pa din ako. Maraming salamat talaga. Really appreciated po talaga. So, okay? So, kapag hindi ka pa subscriber ng aking channel, this is the right moment to click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify ka ni YouTube kapag meron ako mga bagong videos. And also, for showing na nagpapasalamat talaga ako sa mga taong ito, I am going to leave their channel here. So, ipapakita ko yung mga channel ng mga taong tumulong talaga sa akin from the very start up to now na nasa 1.6 na yung subscribers ko. And I am so grateful to that talaga, sobra. Na nasa 1.6 na yung subscriber ko, nandiyan pa din sila para manood at gabayan at tulungan ako sa aking journey, okay? So, maraming salamat guys. So, nakapag-subscribe ka ba na? Na-click mo na ba? Hindi pa? Aba! Click mo na now, okay? So, see you around guys and have a wonderful day. Bye-bye! Ciao, ciao!
thank you for watching, mga ka-journey. Please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and the like button. Till our next video, see you then. Bye!